Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ZRBP Creatives and TV Productions, Bureau of Internal Revenue, RDO 38 North Quezon City, PR Diamond Point Realty, Biz Water Technologies, Mac Carker Solutions. Magandang tanghali mga ka-entrepinas! Ngayong Sabado, samahan nyo kaming tuklasin ang angking galing na mga Pinoy sa paglikha at pagnenegosyo. Sasamahan pa namin yan ng mga impormasyong siguradong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Ako po si Dayan Medina Ilustre. Tara na at magtulungan tayong paunlarin ang ating mga sarili at ang ating bansa kasama ang Entrepinas TV. Ngayong araw sa Entrepinas TV, sa pagbili ng property, lalo na ng ating sariling bahay at lupa, marami ang dapat nating ikonsidera para siguruhing sulit ang paglalaanan ng ating pinaghirapang ipon. Isa sa mga natutunan natin dito sa Entrepinas ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso, lalo na sa pagbabayad ng buwis. Kasama dyan ang pag-issue ng resibo sa ating mga negosyo. Ano nga ba ang proseso niyan at gaano kahalaga ito para sa ating business? Tuklasin natin ang kakaibang Pinoy and Asian fusion comfort foods na maaari nating matikman. Sandals at chinelas na gawa sa abaka. Sabay-sabay nating hangaan ang produktong gawang Pinoy at ang inspiring story na nasa likod nito. Nais mo bang magsimula ng negosyong tubigan? Ang Biz Water Technologist ang bahala dyan. Ang Biz Water Technologist ay nag-o-offer ng iba't ibang water refilling station packages. Ang Biz Water ay may dekalidad na mga makina at maayos na after sales para sa masaganang pagninegosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Avail na ng Biz Water Technologist packages. Negosyong hinding-hindi maluluma at tuloy-tuloy ang kita. Biz Water Technologist, kasama mo sa negosyong tubigan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PR Diamond Point Realty. Sa pagbili ng property, lalo na ng ating sariling bahay at lupa, marami ang dapat nating ikonsidera para siguruhing sulit ang paglalaanan ng ating pinaghirapang ipon. Alamin natin, kasama pa rin si Dante Salamat, na ipapasyal rin tayo sa Tanawan Park Place. Tutok na, dahil baka ito na nga ang pangarap mong property. Dito yan sa Usapang Bahay at Lupa. Isang magandang umaga mga ka-entrepinas, isa na namang episode, valuable sharing of informations dito sa Usapang Bahay at Lupa. At ano-ano ba yung mga impormasyon at dapat ikonsidera sa pagbili ng bahay, hard-earned money na ilalagay natin sa magandang investment, at ito ay ihatid namin sa inyo sa araw na ito. Today, we will feature one of the selling hotcake project here in Tanawan, Batangas, the Tanawan Park Place Residences. As what I've said, pag-usapan natin ano-ano yung mga informasyon dapat malaman, step by step, konsiderasyon. So, start tayo dun sa kailangan malaman mo natin. One of our needs ay like schools. Meron tayo dapat malapit sa groceries, malapit sa mga supermarket, banks. Why? Because it's also save money, right? Sa project na to, meron tayong mga just few minutes away, schools, churches, the same time, groceries, walking distance, that is also vital considerations on buying properties. Number two, sabi nga nila lagi, location, location, location. So, yung bang project na bibilin mo o yung bahay bibilin mo ay accessible, no? So, yung Tanawan Park Place ay nasa gitna ng dalawang giant highways, South Super Highway, the same time National Highway. And this is just only 30 minutes from Alabang and only 15 minutes from Laguna, which is Calamba, it's the nearby province. Here in Tanawan Park Place, one of the quality project, you have the townhouses,
like 1.5 million and the monthly amortization is like 7,000 a month, no? So affordable and yet quality yung bahay. And we have also Linnea single attached at 3 million but the lot is 100 square meters. Floor area is already so big, 77 square meters and the monthly amortization is so affordable at 15,000 for 15 years through Pag-ibig. And this one, you're just like renting, right? So we value your hard-earned money rather than renting. Invest now so that your money put it on a valuable investment. At isa pa sa pinakamahalagang impormasyon sa pagbili ng bahay, kailan ba yung tamang panahon para mag-desisyon ka bumili ng bahay? Dito sa Tanawan Park Place, isang bahay na townhouse at 1.5 million, the floor area is 54, the lot area is 44. In Laguna area, the value is like 3.6 million, but dito 1.5 because of appreciation value. So anytime, basta may pera ka na, ito yung panahon para mag-invest ka na because the price, it appreciates. So ngayon, 1.5 million, by next year, that 1.5 become 2.5 million. Isa pang mahalagang impormasyon dapat nating alamin. Sabi ko kanina, value your hard-earned money. Tingnan natin yung developer. Are they credible? And Tanawan Park Place developed by one of the major player in the industry, Axia Development Corporation. Very important kasi ka ang developer at walang pera, nag-invest ka, baka hindi na mabalik yung pera mo or hindi matuloy yung project. So that is the importance of knowing sino yung developer na nag-develop ng either condo or housing lot. Very important is the credibility. Aside from that, Tanawan Park Place is a township project, meaning all amenities and there are also commercial inside the subdivision. Ito na yung tamang panahon para mag-invest tayo dito sa Tanawan Park Place Residences. Abangan muli ang mga exciting and informative discussion dito sa Usapang Bahay at Lupa. Muli, ako si Dante Salamat para sa Entrepreneurs TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Ating pag-aaral sa mundo ng negosyo sa pagbabalik ng Entrepinas TV. Lahat tayo gigil makabangon. Lahat tayo handa na sa hamon. Kaya sabay-sabay tayong tumutok sa Entrepinas TV tuwing Sabado ng hapon sa PTV4 hosted by veteran TV host Dayan Medina Ilustre. Samahan pa ni Margie De Castro ng BIR RDO 038 para magbigay kaalaman patungkol sa ating mga taxes. At dagdagan pa ng realty investment expert na si Dante Salamat para sa usapang bahay at lupa. Yan at marami pang iba dito lang sa Entrepinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Nais mo ba ng additional income o negosyong pang matagalan? Sa halagang 3,499 pesos, pwede ka na magsimula ng negosyong Car Care Solutions. Atid sa atin ng Mac Car Care Solutions. Ang Mac Car Care Solutions ay may high quality products para sa mga car maintenance. Meron na itong distributor mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara at magnegosyo na! Tumawag lang sa mga numbers na ito. Mac Car Care Solutions, the car care you deserve. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bureau of Internal Revenue, RDO 38, North Quezon City. Isa sa mga natutunan natin dito sa Entrepinas ang kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso, lalo na sa pagbabayad ng buwis. Kasama dyan ang pag-issue ng resibo sa ating mga negosyo. Ano nga ba ang proseso niyan at gaano kahalaga ito para sa ating business? Pag-usapan natin yan kasama si Margie De Castro dito sa Entrep Tips. Mag-
Magandang araw mga ka-entrepinas. Ang pag-uusapan po natin sa araw na ito ay regarding the invoicing as well as the bookkeeping requirements. Ang batas natin nagsasabi na in every transaction you have to issue an official receipt or sales invoice, whichever is applicable. The sales invoice will be issued if you are a seller of goods, and an official receipt will be issued for the sale of services. Paano magpaprinta po kayo ng resibo? Una, you have to secure an authority to print, or yung tinatawag nating ATP. Paano po yan gagawin? You have to hire the services of BIR accredited printers. Kung wala po kayong kakilala, you can go to the website of BIR. Nandoon po ang list ng mga BIR accredited printers. If you are a new business registrant, you have another option. Pwede po kayong bumili sa new business registration counter yung ready-made na resibo na tinatawag namin. Ito po yung BPR and BPI. Ang BPR, BIR printed receipt. While the BPI, BIR printed invoice. So, pwede nyo agad yan sa new business registration counter. Kaya nga, ang waiting time na lang ngayon sa registration ay instead of days, weeks, and months, 2 to 3 hours waiting time para lang mapatupad ni BIR yung Republic Act 11032. Ano po ito? Ito po yung Ease in Doing Business and Fast Delivery of Government Services Act. Meron ka ng resibo. Ang tanong mo naman, paano gagamitin mo ang resibo? Example, sale of goods. Online seller ka o nakapagbenta ka na. Kung hindi self-carbonized yung resibo mo, gamitan mo ngayon ng carbon paper para ang isulat doon sa original copy bears the original ink of a pen. Pero ang duplicate copy bears the carbonized ink kasi for simple reason, dapat kung ano ang information na nakalagay doon sa original copy, it will be the same on the duplicate copy para maiwasan po yung iba ang figure dineclare sa original na resibo, iba naman sa duplicate. Then the original copy will be given to your client or customer, while the duplicate copy, kung booklet type ang resibo mo, it will be retained in the booklet. Bawal po na pilasin nyo sa booklet at ipa-file. Bawal po yon because what you are applying is the booklet type. Ngayon, anong sunod na gagawin mo? Lahat ng na-issue mong resibo, ipopost mo ngayon sa libro mo. Kaya magkakaroon ka ng mga books of accounts. Yung minimum books of accounts sa isang person engaged in trade or business ay 4. Pag seller of goods, dapat may sales book, purchase book, and general journal as well as general ledger. Ngayon, pag first time registrant ka, pag-register mo, isama mo na yung pagpapatatak. And if you are an existing taxpayer na, magamit mo ang libro hanggang may bakante pa, mga 2 to 3 pages, pwede ka nang pumunta sa BIR at i-renew muna yung registration ng libro mo. Take note! Requirement sa pagpapatatak ng panibagong libro na dalhin yung lumang libro. So para maiwasan na mapenaltihan ka ni BIR, see to it na well posted ang libro mo. Ang lahat ng transaction mo ay nakapost talaga sa libro. Isama mo yon sa pagpapatatak mo ng panibagong libro. Sa mga karagdagang informasyon, pwede po kayong pumunta sa website ni BIR, which is www.bir.gov.ph, or pwede po kayong mag-text or email sa contact details na ipa-flash natin sa screen. Ako po si Margie De Castro para sa Entrepinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Oh, na-comply nyo na ba ang mga tax nyo? Mahalaga na sundin natin ang mga alituntunin ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa maayos na pagninegosyo. Para sa karagdagang kaalaman, mangyari po lamang na bisitahin natin ang BIR website sa bir.gov.ph. Isang mahalagang paalala mula sa Bureau of Internal Revenue, RDO 38, North Quezon City. Susunod, tuklasin natin ang kakaibang Pinoy and Asian fusion comfort foods na maaari nating matikman. Mamaya na sa Entrepinas TV.
lahat tayo gigil makabangon. Lahat tayo handa na sa hamon. Kaya sabay-sabay tayong tumutok sa Entrepinas TV tuwing Sabado ng hapon sa PTB4, hosted by veteran TV host Dayan Medina Ilustre. Samahan pa ni Margie De Castro ng BIR RDO 038 para magbigay kaalaman patungkol sa ating mga taxes. At dagdagan pa ng realty investment expert na si Dante Salamat para sa usapang bahay at lupa. Yan at marami pang iba dito lang sa Entrepinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Nais mo bang magsimula ng negosyong tubigan? Ang Bizwater Technologist ang bahala dyan! Ang Bizwater Technologist ay nag-o-offer ng iba't ibang water refilling station packages. Ang Bizwater ay may dekalidad na mga makina at maayos na after sales para sa masaganang pagninegosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Avail na ng Bizwater Technologist packages! Negosyong hinding-hindi maluluma at tuloy-tuloy ang kita! Bizwater Technologist, kasama mo sa negosyong tubigan! Puto bongbong at bibingka ang paborito natin, lalo na pagpaparating ng Pasko. Pero dito sa Matthews, all year round, pwede mo na itong ma-enjoy. May kasama pang ibang Pinoy classic merienda tulad ng halo-halo at champurado. With a twist, hindi rin mawawala ang inspiring na kwento ng food business na ito na nagsimula dahil sa pandemic. Tuklasin natin ang kwento nila dito sa Tuklas Pinas. Hi, I'm Ojet Santos, the owner of Matthews. Matthews started nung pandemic mismo, that was 2020. It started because na-displace yung mga staff namin sa production, nawala ng trabaho. So nag-isip kami ng negosyo na pwede kami mabuhay during pandemic. We started actually mga cart-cart lang. Then eventually, maraming nagbigay ng ideas na baka po pwede palakihin na natin yan. So, natayo namin yung Matthews. We started with only puto bongbong and with bibingka. Then eventually, naisip namin na yung Matthews siguro dapat mag-offer ng all original Pinoy heirloom recipes. And then of course, syempre yung all-time favorite ng mga Pinoy, yung halo-halo. And then nagulat kami, na-overwhelmed kami doon sa response ng mga tao kasi natuwa sila no, na yung palang traditional na halo-halo eh meron pa palang ibubuga. Welcome sa Matthews. Gusto ko sana introduce lahat ng mga masasarap na inaahay namin dito sa Matthews. Magsisimula po tayo. Ito yung aming best seller na halo-halo. Ang tawag namin dito halo-halo ultimate. Of course, syempre, yung paborito ng mga Pinoy, mais con yelo. No? So, pero nilagyan namin ng twist din. Meron din kaming mga milk tea, pero yung mga milk tea namin, natural ingredients. And we have also fruity. For example, this is an apple green tea. Meron kaming tatlong klaseng puto bongbong. Meron kaming purple, ito yung original na puto bongbong. Tapos, kung gusto nyo dagdagan, meron kaming cheese, merong muscovado at syempre hindi nawawala yung fresh grated coconut. Yung aming bibingka, gawa din to sa tatlong klaseng bigas, okay? At niluluto siya doon sa palayok. Now, meron din kaming bibingka na ito, ang toppings nito ay queso de bola. Yung champurado namin, hindi to gawa sa tableya. Ang ginamit namin chocolate dito, Belgian chocolate at syempre yung melted Cadbury. Now, for the Asian fusion, meron kami iba't ibang klaseng noodles, no? Ang tawag namin dito, Viet Cong noodles. So, gawa siya sa vermicelli. Ito yung pinaka-favorite ng Pinoy, o yung mga kanton na tinatawag. Pero syempre, iba yung kanton ng Matthews. Yung Matthews, may sarili siyang sauce. Na, kung napapansin nyo, iba't ibang, galing to sa iba't ibang lugar. Merong Vietnam, may Pinoy, meron din syempre yung Chinese, at meron din Japanese. No? Ito yung version namin ng udon. Now, ito yung version namin ng guabao. O para sa Chinese, ang tawag namin dito, guapao. Ang pinakamabili talaga sa amin, itong bestseller namin, yung nandito sa harap nyo. Lahat to Pinoy heirloom recipe. Sana matikman nyo pa yung ibang putahe namin dito sa Matthews at sana makita namin kayo dito.
Yung price namin very competitive. Ang pinakamura namin actually 75, mababa na yon. Tapos up to 700. Marami kaming produkto na abot kaya ng mga customers namin. Yung talagang challenge sa amin, at the beginning, nag-worry kami kasi syempre wala kaming aasahan na market kasi unang-una pandemic, bawal lumabas, bawal mag-dine-in yung mga tao. Surprisingly, nagulat kami yung response ng mga tao through online, ganun kalaki. No? So, we just realized na ito palang pandemic, hindi pala kakatakutan sa mga nagnenegosyo. Sa mga gustong magnegosyo at sa panahon ngayong pandemic, huwag po kayong matakot na magsimula na magnegosyo. Number one, ang importante, gusto mo yung gagawin mo. At importante din na may kasamang pagmamahal yung sisimulan yung negosyo. Inaanyayaan po namin ang lahat na tikman yung aming mga special na produkto dito sa Matthews. We are located at 49 Malingap Street, Teachers Village. Malapit po kami sa Maginhawa. Importante lang po na dalhin nyo inyong vaccination card at siguraduhin na magsusuot po kayo ng face mask. Ako po si Ojet Santos, may-ari ng Matthews. Sabay-sabay po tayong umasenso sa buhay at negosyo. Susunod, sandals at chinelas na gawa sa abaka. Sabay-sabay nating hangaan ang produktong gawang Pinoy at ang inspiring story na nasa likod nito sa pagbabalik ng Entrepinas TV. Lahat tayo gigil makabangon. Lahat tayo handa na sa hamon. Kaya sabay-sabay tayong tumutok sa Entrepinas TV tuwing Sabado ng hapon sa PTV4, hosted by veteran TV host Dayan Medina Ilustre. Samahan pa ni Margie De Castro ng BIR RDO 038 para magbigay kaalaman patungkol sa ating mga taxes. At dagdagan pa ng realty investment expert na si Dante Salamat para sa usapang bahay at lupa. Yan at marami pang iba dito lang sa Entrepinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Isa sa pinaka-competitive na industriya ang paggawa ng sapatos. Dito sa Marikina City, lumilikha ng sariling pangalan si Zedric Zaragoza dahil sa kanyang stylish designs at handcrafted abaka slippers, shoes, and sandals. Talagang tatak Pinoy ang produktong ito. Tunghayan po natin ang kwento niya dito sa Gawang Pinas. Hi, my name is Zedric Zaragoza, the owner of the Zedric Zaragoza Handcrafted Abaka. May mga businesses kasi akong tinayo, katulad ng computer shop before, and then nag-breed din ako ng dogs. And then yung last business ko is yung salon. Meron kasi kaming isang kliyente dito na nagpagawa ng sandals na may abaka siya. And then, sabi ko kay Papa na why not na gawin natin na purong abaka siya yung mga sandals na igagawin ko. Hanggang sa pagpasok ng 2020, binuo na ni Papa yung unang-unang chinelas namin na gawa sa abaka. Si Papa po, siya po ang pinakaunang-una sa buong Marikina na nagpasimula ng produktong abaka. Si Papa po yung gumagawa ng samples namin. And then, ito po yung business namin na bumuhay at nagpaaral po sa aming tatlong magkakapatid. Nung una, wala namang nagtiwala, syempre, kasi baguhan pa lang yung brand. And then, hanggang sa dumating yung point na may unang nagtiwala, mga kliyente, dumami na yung orders. Hanggang ngayon, na binibenta na siya sa iba't ibang bansa. Nung una, nag-iisip kasi ako ng ibang brand na ipapangalan dun sa product ko. One time pa nga, may nagsabi sa akin ng bakit Zedric Zaragoza daw yung ipapangalan ko sa product ko. Ang sabi niyong girl na yon, para daw siyang name tag. Parang ang akin naman, sa isip ko, bakit naman si Francis Libiran? Nung una, Francis Libiran lang siya. Pero ngayon, Francis Libiran na siya. Parang doon ako na-inspire na gawin yon katulad ng ibang international brands. Kaya doon nagsimula yung Zedric Zaragoza na brand. Kasi gusto kong makilala yung product ko bilang ako.
aba kayong napili kong i-design sa mga chinelas ko sa shoes. Kasi ang akin, bilang Pilipino, gusto ko makilala yung Pilipinas sa international market. Hindi lang yung mga ibang lahi ang makilala sa buong mundo, pati tayo mga Pilipino. Ang pangalan po ng product na to is Binhi. Pinangalan ko po siyang Binhi para po Pinoy na Pinoy siya. Ito po, ang presyo po nito is 1,500 pesos. Gawa po siya sa genuine abaca and then genuine leather. Ito po si Bayan. Ito po ang pinakaunang-unang product na nirelease po ng Zedric Zaragoza handcrafted abaca. Ang price po nito is 1,500 sa women and 1,850 sa men's. Ito pong design na to, ang pangalan po niya is Andres. Ang price po nito is 3,850 pesos. Lahat po nito ay gawa po siya sa pinakamalambot na balat. Itong design naman na po ito ay pinangalanan kong Likha. Para Pinoy na Pinoy pa rin po talaga ang tema. Ito po ay magkabila po siya. Ito po ay gawa sa abaca and then ito po gawa sa softest genuine leather. And then yung tapakan din po niya. Ito po ay 3,850 pesos. Ito naman pong product na to, ang pinangalan ko po dito is Dalisay. Ito po is 1,500 pesos. Ito pong style na to is pambata. Kasi lahat po ng designs namin, pwede po namin siyang i-convert into kids. For me, ang edge ng Zedric Zaragoza is yung pagiging unique niya. Kasi naglalabas ako ng mga designs na wala pa sa market. Makikita nung kliyente ko na, uy, ang ganda niyan. Actually, meron nga akong kliyente sa Arizona, USA. Ang sabi niya sa akin, alam mo Zed, inikot ko na yung buong Arizona, USA. Wala akong nakitang ganyang chinelas. Kaya sobrang natuwa ako nung in-order niya. And then, nag-send siya sa akin ng mga pictures na nandun na yung chinelas ko. Sobrang tuwan-tuwa ako bilang owner nung Zedric Zaragoza handcrafted abaca. Para sa akin, dapat nating tangkilikin talaga ang gawang Pinoy. Dahil pag tinangkilik natin ang gawang Pinoy, ito, isa ito sa makakapagpataas ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Ang tip po na maibibigay ko po para sa mga magsisimulang mag-business is huwag nyo pong susukuan. Kasi ako po bilang maliit na negosyante, ang lagi pong tinatatak sa isip ko na ako po ang unang maniniwala at magtitiwala sa aking produkto. Kung magbi-business po kayo, simulan nyo na ngayon. Kasi kung puro pangarap lang, wala siyang mangyayari kung hindi mo siya sisimulan. You can avail po our product, the Zedric Zaragoza Handcrafted Abaca. We have Facebook po and Instagram. Just search Zedric Zaragoza. Ako si Zedric Zaragoza, ang owner ng Zedric Zaragoza Handcrafted Abaca. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo. Nais mo ba ng additional income o negosyong pang matagalan? Sa halagang 3,499 pesos, pwede ka na magsimula ng negosyong Car Care Solutions. Atid sa atin ng Mac Car Care Solutions. Ang Mac Car Care Solutions ay may high quality products para sa mga car maintenance. Meron na itong distributor mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara at magnegosyo na! Tumawag lang sa mga numbers na ito. Mac Car Care Solutions, the car care you deserve. Nais naming pasalamatan ang mga sumusunod. PR Diamond Point Realty, Bureau of Internal Revenue, RDO 38 North Quezon City, Biz Water Technologies, Mac Carker Solutions, Tanawan Park Place, Matthews, Zedric Zaragoza. Iba't iba man ang ating kwento kung paano tayo nagsimula sa pagnenegosyo. Pare-pareho naman ang ating inspirasyon para magpatuloy. Siyempre, para matupad ang ating pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Dahil yan, tayo mga Pinoy kahit saan man, pandemya man yan o kahirapan, makakahanap ng oportunidad para umangat. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Dayan Medina Ilustre para sa Entre Pinas TV. Sabay-sabay tayong umasenso sa buhay at negosyo.